Get in the car. Faster! Pinaupo ko lang si Jiro sa harapan katabi ni Kyle bago pumunta sa likurang bahagi ko sa nakahiga si Kenji. Wala pa rin siyang malay at malayang dumadali ang dugo mula sa likuran niya. Hey love, do you hear me? Mama's here. Hold on, Kenji. Please, wake up. Umiiyak ako habang nanginginig ang kamay ko. Wala akong nararamdaman kundi takot sa anak ko. Oh my God, Kyle! Dumudugo siya! Nag-i-hysterical kong sabi. Inabot niya sa akin ang cellphone niya na kaagad ko namang tinanggap. Call my friends, he command. His eyes seemed ready to hurt someone. Kapansin-pansin din ang paggalaw ng panga niya na halatang galit. Sino rito? Anong pangalan? Sunod-sunod kong tanong. Go to our group chat, find the honest guapito, then make a video call. Sunod-sunod niya ring sagot. Kagad ko namang sinunod ang sinabi niya. Ano ba bro? Ano na naman ba ang problema mo? Kapag wala silang sinabi matino, ibablock na talaga kita. Hi, sorry if... What the... Oh, hi, Francine. Hindi ako makasingit sa mga kaibigan ni Kyle. Ngunit na mapagtanton lang ako ang tumatawag, naging seryoso na rin naman sila. Habang ako hindi ko alam kung paano ko magsisimula. We need help. I sobbed. Hindi ko na rin napigilan pa ang pagdari ng luha sa mga mata ko. My God, my son got shot. Nadia, he shot my son. Siguro ay hindi pa siya nakakalabas dyan sa HGS, pero tumakbo siya kanina. Paglalahad ko sa kanila, pinunasan ko ang mga mata ko. Na ilam na nasa luha. Where is Kyle? Kunot noong tanong na Steven, halatang nag-aalala. Siya ang nagmamaneho. Papunta na kami sa ospital. Tinapat ko ang cellphone kay Kyle upang makita nila. Guys, group yourselves into two. Half will follow me to the hospital while the other half stay here and find Nadia. Leave her to me. Naring utos ni Kyle sa kanila. No, leave that woman to me. Ako ang tatapos sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Singit ko naman. Marami ng kasalanan sa akin ang bruhang iyon, kaya hindi ako papayag na makawala pa siya ngayon. Makikita niya ang hinahanap niya. Okay, I will go to the hospital. Do you guys need something? Steven said. Mukha rin siyang nagmamadali sa bahay niya habang tinitingnan ko sila. Get some clothes and please call Edison or Isa. I will send their numbers after this. Sagot ko naman. Mas panatag ako kung kila Edison at Isa ko iiwan ang isa ko pang anak na si Jiro. Copy that. Matapos yon, pinutol ko na rin kaagad ang tawag. Binalik ko ang cellphone kay Kyle. Tinawagan niya naman ang mga magulang niya habang ako maring nakahawak sa kamay ni Kenji. Love, we're almost there. Pakiramdam ko, pinipiga ang puso ko habang nakatingin sa kanya. Wala man lang akong magawa, ni hindi ko man lamang siya matulungan. Mom, is he okay? What happened to Kenji? Why his back is bleeding? Sunod-sunod na tanong ni Jiro. Halatang nagtataka sa kung ano man ang nangyayari. He got shot but he will be okay, I promise. I told him and then smiled. Yes, Kenji will be okay. Hindi pwedeng hindi. I will do anything. Mabilis din na lang anak ko sa ICU para matutukan. Habang naiwan kami sa labas, hanggang yun hindi pa rin nagpa-process sa isip ko ang lahat ng nangyayari. Para napakaraming naganap simula nang bumalik kami dito sa Pilipinas. Everything will be okay, Kyle told me. He was assuring me with what he said and I'm hoping for that too. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Sinandal niya ang mukha ko sa balikat niya. I'm here, sabi niya at saka hinagkan ang noo ko. Ano nangyari? Peste, Francine, sinong gumawa nun sa inaanak ko? Malalagot din sa akin ang sirang yon? Sunod-sunod at malakas na sambit ni Isa. Humahangos pa silang dalawa ni Edison na latang tumatakbo makalapit lang sa amin. Hindi ko na napigil ang umiyak at itake pa mga palad ko sa mukha ko. Hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Can you take care of Jiro for now? Mas mapapanatag ako kung sa inyo ko siya iiwan habang nagbabantay dito sa ospital? Ani ako kay Isa. Do you need my help? Edison asked seriously. He looks scary. Para mga anong mang oras ay mananakit siya? I'll call you. Tumingin ako sa anak kong si Jiro at tinaggan siya sa noo. Iuwi niyo na muna si Jiro. Hindi maganda at tigtas naririto siya. Isa, hold Jiro. Mag-iingat kayo rito ha. Tumawag ka at balitaan kami. Tinangoan ko lang siya
habang si Edson may mariing nakatingin sa akin bago bumaling kay Kyle. "Please take care of my sister. Call me if you need help." I pulled the strings and used my connections. Tumangol lang si Kyle. Tinapik ni Edison ang baligat ko at iniwan na nila kami. Ilang minuto lang ang lumipas at sina Steven, Brian at Cipriano naman ang dumating. Tulad ng bilin ko kanina, may dalangang damit si Steven. Di na rin ako nagtaka kung paano siyang nakakuha ng damit sa bahay. Dahil hindi ko naman na nagawang ilak ang pinto nang umalis kami. "Seems like you're in trouble, bro." Hinawakan pa rin ni Brian ang balikat ni Kyle nang sabihin niya iyon. Nagtataka naman ang isa. At kumulat pa ang noo halatang walang ideya sa sinasabi niya. "According to my research, ikaw talaga ang sadya ni Nadia." Aniya pa na kinakunot din ang kilay ko. "Ano pa ba ang kailangan ng babaeng ngayon sa akin?" Iritang tanong ni Kyle. Napatingin naman sa akin si Brian na para bang nagdadalawang isip kung sasagutin niya si Kyle o hindi. Pakiramdam ko tuloy bad news ang sasabihin niya. "Kailan bang dito natin pag-usapan ng mga to?" Balik tanong ni Brian. Lahat kami naghihintay ng mga sasabihin niya. "Just say it. I don't think I can forgive that woman." "Well, Nadia is pregnant. At ikaw daw ang ama ng pinagbubuntis niya." Napaawang ang bibig ko at napatingin kay Kyle. "Peste, buntis? Nakabuntis si Kyle? Paano? Kailan?" Napakaraming katanungan na nasa isipan ko, ngunit hindi ko nagawang ilabas. Hindi ko na alam kung ano pang uunahin ko, kung sino ba ang paniniwalaan ko, at kung ano ba ang dapat kong gawin. "Hindi totoo yan," malakas sa sigaw ni Kyle. Minamasahin niya ang mukha habang naglalakad pabalik-balik sa harapan namin. "Hindi naman kami nagsalong babae ngayon para akusahan niyo kung ama ng anak niya," dagdag niya pa. Iniwan ko na silang nagtatalo dahil hindi na napinagkabalahang pakinggan pa. Narinig ko rin si Kyle na tinatawag ng pangalan ko, pero tuloy lang ako hanggang sa makarating sa ICU kung saan naroon si Kenji. Hindi ako po pwedeng tumuloy doon dahil mga eksperto lamang ang dapat na naroon. Kahit silipin siya sa loob ay hindi ko rin magawa. Bukod kasi sa wala namang bintana, sarado rin ang pinto. Umupo ako sa mahabang upuan na nasa tapat ng pinto para magpahinga pa sana. I feel dizzy and tired. It was tiring, of course. A bad day for us, Francine. Napatingin ako kay Kyle na nakasunod sa akin na hindi ko alam na sinusundan niya na pala ako dito. Mukhang pagod din siya. Ang kanyang mga mata ay pagod habang umihinga ng malalim. "Ano?" tanong ko, not minding his presence. Ang nalaman kong nabuntis niya si Laura, sobrang nasasaktan ako. Napakabigat ng pakiramdam ko. My mind was clouded by house and wise, and I think I would cry any moment. "Naniniwala ka ba sa akin?" tanong ni Kyle. Parang umaasa siya. Umaasang sasabihin kong oo, pero imbes nga nasagutin ko siya, naiyak na lamang ako. Umiyak ako dahil sa frustration. Umiiyak ako kasi nasaktan ako. Nasasaktan ako. Umiiyak ako dahil sa anak ko na nakahiga sa loob ng ICU room na iyon. At hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Gusto kong tanungin siya kung hindi pa ba ako sapat. Kaya kailangan niya na ba ng iba para nang mapasaya siya? Hindi ko ba siya napapasaya sa anumang paraan? Kulang ba ako? Ano ang mali sa akin? Ngunit lahat ng mga tanong na iyon ay mananatili lamang doon. Lalo na nung makita ko siyang umiiyak katulad ko. Parang nasasaktan din siya. "Hindi ka naniniwala sa akin, di ba?" Muli niyang tanong bago lumapit sa akin at niyakap ako na mahigpit. "Hindi ko, anak, ang nasa sinapupunan ni Nadia. Maniwala ka sa akin, please. Just this time, paniwalaan mo ko." Nagsusumamo ang boses ni Kyle. Ganon din ang mga mata niya na hilam pa rin ang luha. May parte pa rin sa isip ko na gustong maniwala sa kanya. Pero papaano kung oo? Kung siya nga ang ama ng dinadala ni Nadia? Kaya niya bang kalimutan ang batang iyon para sa akin? Sa aming mag-iina? Ayoko nang may kahati at masaya akong nakikita ang mga anak ko na masaya habang kasama siya. Paano ko ipapaliwanag sa kanila kapag nagkataon? "Maybe we should rest first?" tanong ko sa kanya sabay haplos sa pisngi niya. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang lalaking ito. Pero sa ngayon, we both need space to think of. Kyle's POV. Pahinga? Space? Hindi yan ang kailangan naming dalawa. Ang kailangan lang namin mag-usap ng maayos at sarilinan. Natigil ang pag-uusap namin ni Francine nang lumabas ang doktora sa ICU
at nagtatanong kung sino mga magulang ng bata na nasa loob. Kagad naman kaming lumapit ni Francine sa kanya upang alamin kung anong lagay ni Kyle. Natanggal na ang bala sa likuran niya at kailangan lang magpahinga para mabawi niya ang lakas niya. Sa ngayon, hindi pa masasabi kung kailan siya magigising. Nilipat na rin muna siya sa pribadong silid at dilimitahan lang ang pupwedeng dumalaw sa bata. Masyado pang batang anak ninyo, Mr. at Mrs. Kaya naman kailangan ng dobling ingat para hindi siya ma-prone sa mga mikrobyo na pupwedeng magpalala ng kalagayan niya. Mahabang paliwanag sa amin ng doktora. Nakita ko rin ang dalawang nurse, pati na rin ang isang lalaki na tinutulak ang hospital bed kung saan nakahiga si Kenji. Walang malay, may mga tubong nakakabit sa katawan niya. Pero nyo na siyang puntahan sa silid niya. Kapag may kailangan at katanungan kayo, tawagin nyo lang ako. Anyway, I'm Dr. Marzan nga pala. Nilahad niya ang kamay sa akin at tinanggap namin iyon upang makipagkamay. Don't worry, Mr. and Mrs. Hindi namin pababayaan ang anak ninyo. Nakangiting turan niya pa. Nauna nang pumunta si Francine sa silid na sinabi ni Doktor habang ako naman ay naiwan pa. Salamat, Doc. Anyway, I'm Kyle Dayton. Lahat ng transactions, pakilagay na lang sa pangalan ko. Tumango ang doktora at gumiti bago umalis. Akmang susunod na rin akong pumunta sa room ng silid nang sumulpot sa tabi ko si Brian. Inabot sa akin ang folder na hawak niya na ipinagtaka ko. What is this? I ask. That is Kervin Blanco files and Nadia's files too. I checked them both for you. Inabot niya pa ulit sa akin isa namang kulay brown envelope na tinanggap ko naman. And this one? Francine's background. Ito yung pinaasikaso mo sa akin dati. Ang tagal na nakatinga yan sa office ko. Inihintay kitang kurin mo yan, kaya lang, abala ka yata sa mga babae mo? Pagpapaliwanag niya. Sira, wala akong babae maliban kay Francine. Nagbago na ako noon pa. Kaagad na rin tumuloy sa kwarto. Nakita ko umiiyak na naman si Francine sa tabi ng anak ko na si Kenji, habang si Steven naman ay nakaupo kami sa upuan. May text si Cipriano at nanatiling nakatayo at nakasandal sa dingding. Lumapit ako sa tabi ni Francine at marahang hinaplos ang likuran niya. Hey, huwag ka nang umiyak. The doctor said, he'll be fine. Wala mo lang ako na kung sagot mula sa kanya at nanatili din lang siyang umiiyak. When I look at my son, I feel nothing but madness. I want Nadia to pay for what she had done. Kung libre lang ang bumawi ng buhay, baka unahin ko na si Kervin at isunod si Nadia. Bagay silang magsamang dalawa sa kabilang buhay. Pwede ba na pumunta muna ako kay Edison? Kailangan ko lang siyang makausap. Tatawagan ko rin ng pamilya ko. May mahalagang bagay lang kung gustong sabihin sa kanila. Tumingin ako kay Francine na hanggang ngayon ay na kay Kenji ang atensyon. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin nang sabihin niya mga katagang iyon. But still, I answered her. Yes, you can. Ipapahatid kita kay Steven para na rin may makasama ka. Sagot ko naman. Nag-aaral ako sa kalagayan niya ngayon. Hindi pa siya lubusang magaling sa tromang natamo niya kay Kervin. Tapos panibagong problema na naman ang kinakaharap namin. No, wag na. I can drive alone. Pahiramin mo rin ang ako ng sasakyan. She said full of determination. I just sighed and gave the key in my pocket. Inabot ko yun sa kanya na kinuha niya naman kaagad. Hindi ko siya kayang pigilan ngayon sa kung anumang magiging desisyon niya. Hindi ko rin alam kung ano bang iniisip at nasa isip ni Francine ngayon. Aalis lang si Mama, pero babalik ako mamaya ha? Maging matapang ka at magpakatatag. Pagising mo, may sorpresa ako sa'yo. Inagkan niya ang noon ni Kenji at akmang aalis na pagkatayo niya. But I hold her hand and pulled her closer to me. Niyakap ko siya na mahigpit at sinandal ang mukha niya sa balikat ko. Hinayaan ko siyang maramdaman na malakas sa pintig ng puso ko na sumisigaw ng pangalan niya lamang. I love you. I always do. Alam kong pinagdududahan niyo ako ngayon, but believe me, ikaw lang ang mahal ko. I almost whispered. Sabay hagkan sa noo niya. She did not bother to answer me. Kumawala lang siya sa yakap ko at lumakad na papaalis. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa mga nangyayari. Bro, uuwi lang din ako saglit. Babalik ako mamaya, may aasikasuhin lamang ako. Pagpapaalam naman ni Cipriano. Tinapik niya ang balikat ko. Kayang-kaya mo na yan, ikaw pa ba? Sa likod mo lang kami. Giit niya pa. Tumango na lang ako sa kanya at nagpasalamat. Matapos yun, umalis na rin siya. How about you, Steven?
You can go home too. Carmina might be worried about you, I told him. He looks at his wristwatch, then he stands up. Okay then, I'll go home for a while. Just call me if you need me. I ordered foods already, hintayin mo na lang. Babalik din ako mamaya dito. Sunod-sunod niyang sabi. Thank you, bro. He tapped my shoulder after I said that, then leave. Napakatahimik ng kwarto ngayon. Ang tanging narinig ko'y mga ingay na nagmumula sa makina. Mukhang mahimbing na natutulog si Kenji kaya hinagkan ko siya sa noo bago ko umupo sa upuan sa tabi ng table. Binuksan ko ang folder na binigay sa akin ni Brian. It was Kervin Blanco's files. Ang anumang bagay tungkol sa pesna na iyon ay nakasulat sa file ng buo at detalyado. One of these days, bibisitahin ko ang lalaking yon sa loob ng kulungan. Nakapaloob sa ginawa ni Brian. Lahat ng assets ni Kervin, family background, school records, income statements, businesses, and of course his cases. I read all of them and when I feel satisfied, ang folder naman ni Nadia ang binasa ko. Pagbabayarin ko ang babaeng to. And that's a promise. Nang simulan kong basahin ang file ni Nadia, nakadamagad ako ng inis. Nakalagay din dito ang tungkol sa amin, which is ex-fiancé. Yes, we were engaged before, but that was for business matters only. Hindi ko tinuloy ang engagement matapos kong makita siya na nakipagsalo sa isang magandang lalaki. Ang lakas ng loob ng babaeng yon. Engaged siya sa akin. Ngunit masaya siyang sumisigaw ng iba. Kasangga ng isang tao? Pinatapos ko muna sila sa ginagawa nila bago ko sinabi sa kanya na tapos na kami. At least, pinahintulutan ko muna silang maabot ang kanilang sakdulan bago ko ihagis sa kanila ang masamang balita. Kinuha ko ang telepono sa aking bulsa at tinawagan ng aking ama. Isang masamang planong nasa isip ko. Dad, busy ka ba? Tanong ko nang sagutin niya ang tawag. Hindi naman, bakit? Kamusta ang apo ko? Okay na ba siya ngayon? Doon tayo bukas. Dad, can I ask a favor? Napabuntong hininga ko. Desperado na ako ngayon. Hindi ko pinalampasin ang ginawa ni Nadia sa anak ko. Sir, what's that? Make it fast. I have a meeting later. I smiled about that. Maasahan talaga si Daddy sa tuwing may kailangan ako. My mother will get angry if I ask her a favor. Katwiran niya akong lalaki kaya ako dapat ang gumawa while my dad, consentidor, kapareho ko. Can you pull out all your investments to Alastair's company? Nadia was the reason why my son was here, lying in the hospital bed. Mariin kong giit sa kanya. Are you sure about that? One of your friends was Alastair's investor, right? I know who he is talking about, but it's okay. Walang kinalaman ang kaibigan ko rito. At nakausap ko na siya. Alam niya ang plano ko at pumayag siya. Yes, Dad, I'll hang up now. Update me. Pinutol ko rin kaagad ang tawag at nag-focus na sa binabasa ko. Sinabi ko rito na na-overtake si Nadia ng gamot na maaaring magdulot sa kanya ng overdose sa droga. Ipinadala din nila siya sa rehabilitasyon sa loob ng halos 6 na buwan at siya ay sangkot din sa ilegal na sugal na naging dahilan upang siya ay mapunga sa malaking problema. Sa madaling salita, ang nakalagay dito lahat, impormasyon tungkol kay Nadia, puro pangit. Nang dahil din sa kanya kung kaya nalugmok sa utang ang kumpanya nila, kaya naman napilitang magpakasal ang kapatid niya sa isa sa mga kaibigan nito.